Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano or ipapakita ko sa inyo kung paano mag-print ng ID lace. Ito yung mga kailangang materials. Una, yung sublimation paper for ID lace. Then, meron tayong, syempre, yung design. Then, printer na may sublimation ink. Tapos, heat press. Ito yung pag-press. Pag wala kayong pang-lanyard na press, pwede yung heat press. Yung, ito, sa gamit, yung gamit ko, 15 by 15. Tapos, meron tayong Teflon, pantakip sa design. Then, syempre, yung nakat na mga lanyard. Yan. Tapos, is scotch tape. And then, yung panglock. Yan. Dalawang ano yan, piraso yan. Back to back. Wait. Yan. So, yan yung pair niya. Panglock. Tapos, meron tayong side release. 1 inch kasi yung gamit ko. Kailangan pare-parehas yan na 1 inch. Side release, 1 inch. And then, wait lang, yung G-hook, 1 inch din po, yan. Yan. Wait lang. Tapos, syempre, yung natatak na mga ano. Yan, na-design. Sa mahaba, at saka yung sa baba niya, lower part. Yan po. Yun para sa baba. And then, ito yung ginagamit namin pang butas. Mabibili po yan sa hardware. Mahirap magmano-mano. Okay, so, ito naman yung design. Ready na, naka-ready na siya. So, i-print natin. Ayusin natin yung settings. So, print settings. Then, dito sa more, sa paper siya, custom lang natin, then lagay natin yung sukat. Then, sa akin kasi, naka-landscape, 8.27 by 44, para sure. Then, naka-mirror image. And then, print. Ayan, so nag-print na po siya. Tapos next naman, i-set natin yung heat press. Yung time niya ay yung heat niya ay 220. Tapos timer niya 20 seconds. Ay, wait lang. Wait. Oh. Wait lang po ha. Yung timer. Yan. Gawin natin 20 seconds. So, yan. 20 seconds. Yan po kasi yung ginagamit ko eh. Pero okay naman po siya. And then, hintayin natin na mag-220. Tapos, pwede na nating i-press tong ano, yung lanyard. Ang dahilan kung bakit i-press muna ay para, ano, titigas yung lanyard. Or, tawag nito, ma-press siya bago idikit yung, i-press ulit yung design. Yun po yung technique. Kasi, pag prines mo, lumiliit. So, hindi po siya agad-agad na i-press yung design agad. Kailangan i-press muna yung lanyard na wala pa muna yung design. So, ayan. So, 220 na siya at 220 na. So, i-press natin. Dahil wala akong lanyard na heat press, ginagamit ko yung 15 by 15. Kaya lang, tatlong press. Kasi hanggang mahaba kasi eh. Yan. So, magta-timer po siya.
7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Then tutunog. Tapos iangat natin. Yan. Then i-press din natin yung dugtong. So wag nyo masyadong yan. At least man lang, hindi as in yung sakto-sakto sa gilid yung na press. Yan. Para hindi siya, para at least ma-press ulit yung dulo. I mean po, yan o, yung kung ano yung na-press, huwag masyadong ilagay sa ano niya. Sa pinaka-gilid yan. Para hindi lang magka-problema. Lalong-lalo na kung meron na yung design. Huwag masyado. Ano kasi, ang experience ko kasi, pag isakto mo sa kung saan yung na-press, ano siya eh. Meron yung iba yung ano, iba yung output. Mas meron yung part na malabo. Ayan. So, i-press natin ulit. Then, hintay natin 20 seconds. Ayan. Tapos, pag tumunog na siya or zero na siya, iangat natin para naman dun sa dulo. Ayan. Para naman sa dulo. Yan. Hindi ko talaga yun, ano. Hindi ko talaga yun sinasagad yung, ano, kung saan yung na-press. Yan. Nagtitira ako ng konti, oh. Para ma-press ulit. Yan. Then, patong yung Teflon. Yan. So, hintayin ulit ng 20 seconds. So, ayan. Then, stop, angat. So, tapos na po yung ibang lanyard. 2, 4, 6, 7. Naka-7 tayo. 2, 4, 6, 7, 8. Pwede naman para minsanan. Ito naman yung sa maliliit para sa lower part. Ayan, ganun din. I-press natin. Yan, para umi-straight siya. Kasi mahirapan maglagay ng design kapag ganyan, ano, lukot. Yan, then, ganun ulit, 20 seconds. Or 20 times. Then, next na gagawin natin, i-tape natin gamit yung hindi rin basta-bastang tape. Yung mas maganda yung napupunit na ano, parang ganyan, no? Parang ganyan. Ganyan na talaga yan yung magandang gamitin. Kasi meron yung tape na malulusaw. Dapat ganyan yung tape na gagamitin. Para pagka-press mo, hindi siya malusaw. Matunaw. Masunog. Ayan. Tatapat lang natin sa design. Para pagka-press natin, nilipat yung design sa lanyard. Nain muna natin yung lower part. Yan. Yan. Para maipwest pag lagay natin sa press,
hindi ma-dislocate yung design. So ayan yung mga na lagyan ng tape. So next na gagawin, yan, ipre-press na po natin. Unahin natin yung lower part ng ID lace. Yan. So 30 seconds para mas maganda yung output. 30 seconds, 30 timer, 30 set natin sa 30 para mag-countdown siya. Ayan. Hindi naman po siya masusunog kasi makapal. Lace naman po yan. Ayan. So, countdown. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Pag tumunog po yung press, pagtapos na, ayan na. Tapos na, mainit. Tignan natin. Ayun o. Oh. Ayan. Mainit lang po siya. Ayan o. Oh. Ito yung lower part. Ayan. Meron tayong part na hindi natatakan pero pwede naman gupitin yun. Gugupitin talaga yan. Then ito naman yung sa mahaba. Bali tatlong press siya. Takpan ng heat ng Teflon. Ganun din, magka-countdown siya sa 30 seconds. Ayan. So, 20, 19, hanggang matapos yun. Mas maganda po pag meron kayong pang lanyard press. Pero pag hindi naman, wala. Pag wala naman, pwede naman yan. Yan kasi yung ginagamit ko. Okay naman siya. Magtatatlong press lang kayo. Lalo na dito sa mahaba na part.
Ayan. You know. Ito yung sinasabi ko kanina. Huwag masyadong isagad yung ano. Kung alin yung na-press, huwag masyadong ilagay yun sa pinakagilid. Ayan. So, next naman, yung last one sa dulo. Yan. Tapos, takpan natin ng Teflon. Then, press another 30 seconds na countdown. Yan, so, yan, pagtapos na, tignan natin kung ano ang output. Init. Ayan. So, ayan po. Pwede nyo nang gupitin yung dulo. Wow, mainit. Yan, okay naman. Malinaw naman yung pagkaka... kaka-press. Yan. Next ay gagawin natin yung lower part. Lagyan natin ng lock. Gamitan natin ng side release, G-hook, tapos yung na-print nating ano lower part na design. Ayan. Ayan yung 1 inch. Kailangan parehas sila. Kung 1 inch yung lanyard nyo, side release, G-hook, 1 inch din. Dati kasi, nahirapan kami magbutas-butas nun eh. So nga lang, meron kaming biniling pambutas. Ayan. Baho lang siya. Ayan o. Kailangan lang maingat. And then, ilagay na natin yung lock. Yan. Then, pukpukin lang yan. Okay na yan. So, next, ito naman yung sa mga masa taas niya. Yan. Iusin natin. Ganon din. Ilagay natin sa taas sa side release. Yan. Tapos, ilagay natin yung lock.
lock. Slowly but surely. Then, putasan lang po natin. Yan. Po yung idlies. Yan. Yan na po yung tapos naming natatakan. Okay, so thank you for watching. Ayan. Thank you for watching.